Deliver Wall, ay Pastor Tamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Mission Ship Sangyang, the phone bit like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners. Ito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod ni Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Kapatid, sa araw na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Ay patuloy po ang biyaya sa atin ng Panginoon, kahit na po sa ating pagkukulang, hindi man tayo perfect no, sa ating pamuhay. Subalit mga kapatid, hanggang ngayon sa mga araw na ito, ang Panginoon ay ginagabayan tayo kung ano ang ating mga pangailangan. Sa bawat araw, tayo po ay humihiling sa Panginoon, subalit pinagkalooban din ng Panginoon, ayon po sa Kanyang kalooban. Na wala po tayong magawa kung wala ang Panginoon, ayon po sa John 15 verse 5, for without me you can do nothing. Mga kapatid, sa lahat nating mga viewers ngayon dito sa YouTube channel sa Facebook, so huwag kalimutan natin mag-like and share lang po tayo. Then subscribe natin ang ating YouTube channel. Then post the notification bell for update every day na new videos or live streaming to sharing the Word of God. And the Facebook page, Facebook account natin. So huwag kalimutan mag-like and share lang po tayo. At kung nais natin ang kaligtasan, alam po ng Diyos mga kapatid na ito talaga hangad natin hanggang sa mga araw na ito. At tayo ng Panginoon na hindi po natin makamtan kasi ang kaligtasan natin hangad ay ito po ay pinatunayan ng Biblia na mayroon na pong nauna sa atin ang ating Panginoon Kristo doon po sa kanan siya ng Diyos Ama. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, is Colossians chapter 3 verse 1, na kung tayo nga ay totoo ay nag-isa na sa kamatayan ni Kristo, so sa taas tayo makatutok mga kapatid, kung doon tayo sa taas makapokus no, sa ating pamuhay, na ang ating Panginoon Kristo ay nakaupo na talaga sa kanan ng Diyos. So, sabi po ni Apostol Pablo, isa Colossians chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapan ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, alam po natin na ang Panginoon Kristo na siya pinagkatawang tao, tulad natin na habang sa katawan tayo, ay naiwasan talaga niya ang dapat iwasan at naging masunurin po sa Diyos ang hanggang sa kamatayan sa taas ng cross. Then siya po nag-iwan halimbawa sa atin, kapatid, para tularan po natin ang ginawa ng Panginoon. Now, kahit sabihin natin, Pastor, mahirap mo yung gawin kasi tao lang tayo. Kaya naging tao po, ang anak ng Diyos para wala tayong katuwiran, wala po tayong masabi na dahil tao lang tayo ay magpakasalanan lang po tayo. At yun po ang ginagamit natin na term na para na sabihin natin hindi maiwasan ang kasalanan. So tanda po natin kung Kristo siya po ay naging tao ay naiwasan talaga magkasala no? Dahil po sa tulong ng Espiritu Santo. No, sapagat ang Diyos ang Ama na ating Diyos Ama ay kasama po ng anak. Kaya naiwasan po niya ang mga bagay na dapat iwasan at nagawa niya ang kalooban ng Diyos Ama hanggang sa taas ng krus, siya pinapako dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin na sinugo niya ang kanyang isang anak na ating Diyos Ama at saka namatay talaga siya sa taas ng krus at sumagitan ng kamatayan niya ay binago na po tayo no, sa ating pamuhay na lagi makasalanan. E ngayon po, namuhay po tayo ng mga Diyos, sumunod po tayo ng kalooban ng Diyos at kaya itong mga salita na ating pinupost dito sa Facebook. So kalimutan mga kapatid, ito po ay ating pahalagaan. Bigyan natin ng pagkataon para po na malaman natin kung ano ang dapat natin gawin aral mula sa Panginoon. Kaya ang sinabi sa 1 Peter chapter 2:21 ayon po sa Biblia na ang pagdurusa ni Kristo ay para sa atin at nag-iwan sa atin ang limbawa na dapat natin tularan. So nagdurusa, ipinako sa krus na uhaw, at saka piniringan, sinampal, siya po ay ilan kung natin palo ang naranasan ng Panginoon at hindi po niya ipinagkait sa atin yan.
ng kanyang pagdurusa at ng kanyang pagtitiis para po sa atin. At nag-iwan siya ng halimbawa, ito ang dahilan kung bakit tinawag tayo para tularan natin ang buhay ni Kristo. So, ang mga tinawag pala ni Kristo Jesus at tinawag ng Diyos ay dapat tularan natin ang pamumuhay po ng ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos dito sa limutan. Maraming nga nagkatuwiran na mahirap daw gawin at sa katao lang tayo magkasala talaga. Totoo nga, ayon sa Biblia, lahat ng tao magkasalanan. Pero bakit naging magkasalanan ng tao? Sapat gusto po ng tao gumawa ng kasalanan. So, yun po ang sinabi po sa Ecclesiastes, Kabanata 7, Talata 29, na ito lang nakita po ni Haring Solomon na ayon po sa Biblia, na nais ng Panginoon na ituwid ang mga tao, pero ang mga tao na din ang humahanap ng sariling paraan para magkasala po ang tao. So, ito ba tinibig, higit sa lahat, dito po si Ecclesiastes, kung mga aral, higit sa lahat, ito, ang nalaman ko, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Pero, nag-iisip ang mga tao ng maraming paraan para maging masama. So, hindi pala plano ng Diyos maging masama ang tao. Ang plano ng Diyos na ituwid ang tao. Kaya lang ang tao na rin ang humanap ng paraan upang magkasala. Na sinabi natin, sinabi Biblia, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero hindi sinabi na ang Diyos nagsabi sa'yo kasi magkasala ka. Ikaw ang gusto mo. Gusto mo na magkasala ka. Kaya yan po, pinatanong Biblia, na lahat nagkasala at walang gumawa ng matuwid, wala kahit isa. Yan po ang dahilan bakit ganun po ang sinabi ng Biblia. Napakinggan natin sa 53 sa Psalms, verse 3, mapatid, dito po sa sulat po ni Psalmist David, 5:3 verse 3. Ganito naman ang sinabi ng Biblia. Hallelujah. Ngunit, ang lahat ay naligaw ng landas, pare-parehong nabulok ang pagkatao, wala kahit isa man gumagawa ng mabuti. So, ikaw kasi ang gumawa ng masama, pero ang turo ng Diyos, mabuti. So, ang tao lang po ang gumawa ng masama. Kaya kung sabihin na tao lang ako, Pastor, kasi sa Biblia talaga makasalanan tao, ikaw lang gumawa ng kasalanan. Hindi po ang Diyos nagsabi na gumawa ka ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos na kailangan maging matuwid tayo. Sa panahon ng Israel, ang angkan ni Abraham, mga angkan ni Jacob, ni Isaac, mga angkan ni Israel ay talagang muntik na nalilipol silang lahat sa bundok ng Sinai sa katigasan ng puso at isipan ng mga angkan ni Israel. Na ano ba tayo mga hintil? Mayroon ba tayong ipagmalaki sa mga Hudiyo? Na sila po ay naging matigas, nakapwa Hudiyo. Tayo mga hintil ngayon, dahil po na sabi ng Biblia talaga magkasalanan ng tao, magpakasalanan po tayo, huwag naman. Ilayo natin ang kasalanan. No? Romans chapter 6 verse 1. Ano sinabi si Pablo? Magpatuloy ba tayo sa pagkasala upang masagana ang biyayaan ng Diyos? Hindi naman. Huwag naman ganyan. Isa Romans chapter 6 verse 1 up to 2. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpatuloy ba tayong magkasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Saba, hindi. Hindi maaari yun. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkasala dahil ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa atin. Wala na palang kapangyarihan sa atin. Bakit sabihin pa natin na tao lang ako, Pastor? So, sa ating mga Kristiyan, sa ating mga tinawag ng Panginoon, bilang anak ng Diyos, kung mga manampalataya, naiwasan na po natin ang kasalanan dahil po sa aral ng Panginoon. Pero kung pahalagaan ng aral, magkasala talaga tayo. Dahil ang aral nang iwas sa paggawa ng kasalanan. So, kung maging makasalanan tao, pinabaliwal mo ang aral. Yung pong dahilan, dahil sa pagbaliwala ng aral natin sa Panginoon, galit na galit po ang Panginoon. Noon pa man, ang sumpa ng Panginoon sa angkan Israel ay pinagbili ito ni Moses na habang siya ay malapit na pumamatay, pinagbilinan po ang mga angkan Israel na may sumpa talaga. Nakahanda sa mga anak ni Israel, mga angkan na Israel. Dahil po, alam na po ng Diyos na bago si Moses mamatay, na ang mga angkan Israel talaga ay
sila po maging Israel. Kaya, ang utos ng Panginoon, binigay sa atin para pagpapalain po tayo. Pero anong kapalit ng pagpapala? Di ba sumpa? So, ganun po. Na ito po ang sabi ng Biblia, na ang angkan Israel, ito po ay mayroon pong pagpapala na sinabi ng Panginoon, mayroon namang sumpa. So, ganun po mga kapatid, pagpapala, sumpa. So, yun po. No? Tayo mga anak ng Diyos. So, kaya, ang pagpapala ng Panginoon ay mapasa atin kung tayo po ay maging masunurin. Pero, kung maging Israel po tayo, ang pagpapala na yan ay maging sumpa. Now, nangako ang Panginoon na meron siyang silid. May silid po doon sa kaharian ng ating Diyos Ama. Ang sabi niya sa John in chapter 14 in verse 1 up to 3, na huwag mo bagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama maraming silid. Eh kung wala, ay hindi ko sasabihin ito sa inyo. At ako'y pupunta roon, at ipaghanda ko ng silid. Kung mahanda ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik. At kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So yan po, pangako po yan ng Panginoon, hindi po tao ang nangako, mismo ang Diyos Ama, ang nangako sa magitan ng kanyang anak. Sapagat walang sinasabi ng anak, kundi sinasabi ng ama. So actually, hindi po ang nangako ang anak, ang ama sa magitan ng anak, ang nangako. Kaya hindi mabigo at hindi baguhin ng Diyos ang pangako niya. Babalik talaga ang kanyang anak na walang iba ang ating Panginoong Kristo. Si anak ng Diyos at siya ang hatol po sa atin sapagkat darating ang panahon na ibigay na po ng Ama ang kapangyarihan sa langit at sa lupa at siya ang uupo sa kanyang trono at hatulan na po ang lahat ng tao dito sa sanlibutan. Now, dahil mga anak na tayo ng Diyos, tinuturuan lang po tayo ano na rapat na pamuhay. Hindi po na isang Panginoon may isang mapahamak. At ang pangako na ito minsan po ay ginagamit ng mga tao upang na tayo po ay sabihin natin, Hallelujah, kutsain. Para kutsain tayo. 2 Peter chapter 3 verse 1 up to 4, pakinggan natin. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinisikap kong gisingin ang isipan ninyo sa kabutihan sa pamamagitan ng pagpapala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una pa man at ang utos na binigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Verse 3. Una sa lahat, dapat inyong manawaan na sa huling araw darating ang mga manglilibak at susundin ang masama nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik? Nasaan na siya? Ngayon, namatay na lang ang mga magulang namin, pero wala pa rin pagbabago mula nang likhain ang mundo. Number 5, sinadya nilang kalimutan ang katotohanan na linikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at linikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan din ng tubig. So yan mga kapatid, ginawa ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Ito mga kapatid, pero sa pamamagitan mga kapatid ng salita ng Diyos, ito naman niya iningatan na ito po ang sinabi po sa verse 6 up to 7. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha ang mundo at nalipol ang lahat. Sa pamamagitan din ng salita niya, tinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalungkuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglilipol ng mga masama. Mga patin sa mga araw na ito,
napakalaki ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo po, binigyan ng Panginoon ng pagkataon na sana po matuto tayo sa buwat araw sapagkat naghintay tayo ng Kanyang pagparito ayon sa ating Hebrews sa Colossians 3:1 na binuhay na kayo mula kasama ni Kristo. Kaya pagsikapan ninyo makamtan ang mga bagay na sa langit kung saan nakaroon si Kristo na upo sa kanan ng Diyos. Pagsikapan ang mga bagay na sa langit. Mga kapatid, ano ba talaga ang nasa langit? Doon sa langit na tinatawag na paraiso, nakahanda po ang maraming silid doon. At doon, maraming silid sa kare ng langit at doon din ang puno ng kahoy na 12 klase ang bunga. Bawat buwan po ito namumunga at ito mga kapatid, sana po lobi ng Diyos ay makapunta tayo doon. Ang ating lalakaran, lansangan, ginto. Ginto. Dito sa limbuta, wala po tayong ginto na 1 kilo o kahit naman ilang gramo siguro. So, kadalasan merong makabili po is 20 grams, 100 grams. Pero, hindi po yun ang mas malaga sa atin na ibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat wala pong bagay na kamta natin ibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat alam natin kung anong malaga talaga itong bagay sa lupa o bagay sa langit. Ang mga bagay sa langit, sarami dito. Kaya sikapin ninyo makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Now, ang sabi ni Apostol Juan, ang lalakaran natin, ang lansangan ginto. At doon sa paraiso ng Diyos, ang pader, 12 klaseng pirlas. Dito sa lupa, mahirap po magkaroon tayo ng pirlas. No, kasi napakamahal po, perlas nga ang pangalan, perlas pa lang. Pangalan pa lang, hindi mo na mabili yun. Ano pa kang bibili ka? Mahal ang perlas. Pero sa langit mga kapatid, nakahanda po yan. Nandun sa langit ang perlas, kaliwat kanan, makikita mo na yan. Kasi ang pader, perlas. At ang lansangan, ginto. Ayon po sa 5 chapter 21, in verse 18 to 21. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ay po sa ating mabasa. 18 to 21, chapter 21, dito po sa payag. Ang pader ay yari ng batong hasper. Ang lungsod naman yari ng purong ginto na nakakasilaw ng kristal. Yan po. Yan po ang nasa langit na sana po lulubin ng Diyos ay makapunta tayo roon at saka talagang maapakan natin yung lansangan na purong ginto. Hallelujah. Sana po lulubin ng Diyos, mga kapatid, makapunta tayo dyan. Ewan ko lang rin kung malaga sa atin, malaga sa inyo. Yung ba talaga nasa taas, ninakita? Itong mga bagay nakita na may katapusan. Pero yung bagay di pa nakita, walang katapusan yon. Kasi yun na po ang ating makamtan. Pagdating na po ng panahon na itinakda ng Panginoon na siya babalik at kukunin po tayo. Tandaan po natin sa verse 18, ang pader ay yari ng batong hasper. Ang lungsod naman ay yari ng purong ginto, no? Na nakasilaw. Kasing linaw, no? Kasing linaw ng kristal. Ginto, kasing linaw ng kristal. Itong ginto dito sa limutan, masaya na, ginto talaga. Pero hindi puro ganun pareha sa langit na masilaw, kung nakakasilaw, kung kasing linaw ng kristal, ang ginto doon. Dito, ang ginto dito, parang lang ano, parang plated lang. Minsan nga ang plated, pinagkamalan na ginto. Pero sa langit, nakakasilaw, ng, parang kasing sinaw, kung sinaw ng kristal. Kasing linaw ng kristal po. No? Ang kristal kasi, kung lagay mo ng tubig yan, lagay mo sa lamisa, tingnan mo yung kristal na may tubig. No? Kumikinlap po. Doon sa langit, mas makidlap pa dyan. Kasing nino ng kristal ang ginto doon sa lansangan. Na nakahanda po yan para po sa atin mga mananampalataya. At ako patuloy po sa paglilingkod bilang Kristiyano. 19.
Ang pundasyon ng pader ay napapalibutan ng sari-saring mamahaling bato. Okay? Ang pader, ang pundasyon ng pader, napapalibutan at napapapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, Jasper. Pangalawa, Sapiro. Pangatlo, Chalcedonia. Pangapat, Esmeralda. Panglima, Sardonyx. Pang-anim, Cordalina. Pang-pito, Crisolito. Pang-walo, Beryl. Pang-siyam, Topaz. Ika-sampo, Crisopraso. Ika-labing isa, Jacinto. Ika-labing dalawa, Amatista. Labing dalawang klaseng perlas. Yun po ang nakahanda sa atin na mga manampalataya at nagpapatuloy na maglilingkod. May panahon na mabuwal tayo kasi ang matuwid, mabuwal ng pitong bis, makatayo pa rin. So tayo po na nais mamuhay ng matuwid, kahit mabuwal po tayo, makatayo pa rin. Kaysa masamang mabuwal, hindi na po makatayo. 21. Perlas ang 12 pinto. Oh? Perlas ang 12 pinto doon sa karyat ng langit. Dahil ang bawat pinto ay yari ng isang malaking perlas. Ang pintuan. Perlas mong yari, ginawa ng Panginoon. Perlas mong ginagawa. Doon, makikita natin yung perlas na yan. Dito. Mahirap. May perlas nga, pero kasing buto lang siguro na ano. So, may mais. Oh? Mais lang siguro. Hindi po basta-basta i-display na kasi mahal talaga yung perlas. Doon sa langit, yung pintuan, perlas. To God be the glory, sana po. Pagkalooban din ng Panginoon, na makapasok tayo sa perlas na yan. Perlas, ha? Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pangunahing lansangan, puro ginto kasing linaw ng kristal. Yan po, mga kapatid, ang sinabi sa Pablo, kung binuhay na kayo kasama ni Kristo, dapat nakatoon tayo sa itaas. Huwag sa ibaba, dito sa lupa, sapat lahat ng bagay sa lupa may katapusan. Pero yung nasa itaas, hindi pa nakita, matili yan magpakailanman. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, malaga po ang panahon. Sa ating mga salimutan, ayaw ng Diyos na parusa po ating gantungan. Kasi kung ayaw ng Diyos pa na parusa ating gantungan, ibig sabihin, alam natin na ang Diyos hanggang sa muna ito mapagmahal. Kasi darating ang parusa sa mga panahon na ito po para lang po sa mga masama. Kasi ang parusa sa mga masama po lang, makasalanan po ang parusa. Ang mga nakasulat ito na ito'y ginto ang lakaran, perlas ang pader at ang pintuan para po ito sa mga tao na may panampalataya at umaasa ng mga bagay na ito na mumuhay tayo nakatuon sa itaas ang ating pag-iisip, hindi po sa ibaba. Dahil sa ibaba, lahat ng bagay dito may katapusan. Yun dito, wala akong nakita ng templo sa lungsod na iyon. Dahil ang pinakatimplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. So wala nakita na doon sapagkat ang Diyos po ang makikita natin na makapangyarihan sa lahat. Siya po ay talaga ay ating pupurihin, sasambahin, magpakailanman. Kaya sinasara tayo sa lupa, sasama magpupuri. Yan pong trabaho natin doon sa langit. Na kung dito sa lupa, tatlong oras mahirapan tayo at mapagod tayo sa pagpupuri, kung matamad tayo sa pagpupuri, doon sa langit, araw, gabi ang pagpupuri. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay po tayo kung talagang patuloy po tayo na maging nasunurin bilang Kristiyano at mga lingkod ng Panginoon. So kasi doon, wala nang kailangan, hindi na kailangan ng buwan, araw, sa lungsod, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, ang liwanag at ang tupa doon. Kaya dito sa lupa, ang simba po natin, pinakamataas 4 oras. No? Wabot pa tayo na 4 oras sa isang sa linggo.
Umpisa tayo ng 9 to 12, 3 hours lang po. Minsan po mayroon pang mga activities, mayroon pang mga ano natin, pinag-usapan, apat ay apat na oras. Pero mga kapatid, minsan po, kinatamad na po ang tao, napapagod na po ang tao, ang tagal ni pastor, ang tagal ni father, ang tagal ni brother. Gutom na po ako. Ano kaya sa langit na araw-gabi doon? Ang pagpupuri doon, araw-gabi. Wala, mga kapatid, pahingaan doon. Kaya sa lupa, kung sabihin mo na pagod ka na, ayun na po, ikaw nagpatunay na talagang hindi tayo karapat-dapat doon. Tandaan po natin. Wala na pong pahinga doon. Tandaan po natin ang pagpupuri natin sa Panginoon hanggang magpakailanman. Kaya dapat natin nalaman kung ano ang ating gagawin para po talaga ay mananaig tayo sa limbutan na ito. Kasi ginagamit din ang kahinaan natin ng panahon, ating kapaguran, ginagamit ng pagkataon para lang na hindi natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Na kung nakapokus na tayo sa taas, ito na po ang ating inaasahan. Tanda po natin mga kapatid, sa maraw na ito ay patuloy pa po ang Panginoon nagbigay po sa atin ng panahon upang maging karapat dapat tayo sa kanyang karayan. So maraming salamat po sa mensahe na ito. Sana po kapayapaan na bang ng Diyos ay suma sa atin lahat sa sumagitan ng ating Panginoon. Ito piling Kristo Jesus, Presidente ng mga Kapostolik, Bilibus of Christ International. Sabi sa isa, grace, mercy, and peace. Be with you as Christ. Amen. Amen.